tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Bakit naman ganun ang Mami Lola? Minsan nga lang ako umiling sa kanya. Hindi po ako pinagbigyan. Eh, pagpasensyahan mo na ang mami mo. Hindi lamang siya sanay na mapalayo sa'yo. Bakit si kuya? Pinayagan niyang pumunta sa Maynila. Eh, siyempre, lalaki ang kuya mo eh. Isa pa, malapit lang naman ang Maynila kumpara sa New Jersey. Amerika yun. Hindi, Lola. Ang sabihin ninyo, mas mahal ni Mami si Kuya kaysa sa akin. Apo, huwag kang magsalita ng ganyan. Pareho lamang kayong mahal ng kuya mo. Kung mahal kami pareho, bakit si Kuya lamang lagi niyang pinagbibigyan? Maski ang unong hilingin ni Kuya, binibigay niya. Samantalang ako, ngayon lang ako hihingi ng pabon. Hindi pa ako pinayagan. Eh, kung ibang bagay siguro ang inihiling mo ay ibibigay ng mami mo. Eh, kaso ang inihingi mo ay paglayo mo sa kanya. Talagang hindi yun papayag dahil mahal na mahal ka nun eh. Ayaw niyang mapapalayo ka sa kanya, kaya huwag ka nang magtampo. Ganon din, pag perang hingi ni kuya, binibigay niya kahit magkano. Pero ako, katakot-takot munang sermon ang maririnig ko bago magbigay. At hindi pa buong bibigay sa akin. Ay baka naman may paglalaanan sa pera ang mami mo. Intindihin mo na lamang. O bakit si kuya? Naisip ko tuloy. Kung totoo nga bang anak ako ni mami at daddy? May! Bakit ganun, Lola? Bakit iba ang trato ni mami sa aming dalawa ni kuya? Ha? Ang higpit-higpit ni mami sa akin. Hindi lamang pera, kundi maging sa mga lugar na pinupuntahan ko. Ni kuya, bigay siya ko agad. Nang wala nang maraming sinasabi. Samantalang ako. Magkakarinig pa ako ng maraming salita bago siya magbigay. Eh, kuya, isang beses lamang magsabi na pupunta sa ibang lugar. Bayag agad si mami. Samantalang ako, kinukulit ko na siya, ayaw pa rin. Bakit ganun si mami, Lola? Bakit ganun? Anak ba talaga ako ni mami? Ha? Lola? Apo. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Oh, ma. Kanina pa ako dito sa bahay, pero hanggang ngayon, wala pa rin kayong sinasabi sa akin. Oh, ay, daantog ga ako eh. Natutulog na ba ang anak mo? Oo. Pagkakain eh, pumasok na ng kwarto nila. Eh, anong sabi sa'yo? Wala naman ho. Talaga namang ganun ang dalawang yun eh. Pagkakain sa hapunan, ay umaakyat na para pumasok sa kanika nilang kwarto. Hindi ka ba kinausap o nagtanong man lang sana? Wala naman hong sinasabi. Bakit po ba? May problema ho ba siya? Eh, oo eh. Meron. Ano po yun? Hindi ano ang tamang tanong, kundi kung sino. Dahil ang problema niya ay ikaw. Ano po? Sa inyo, ma? Oo. Pero hindi totoo ang akusasyon niya sa akin. Mahal na mahal ko ang anak ko. Mahal na mahal ko rin ang daddy nila. Alam niyo yan. Kung naman kasi anak eh, kailangan na
kausapin mo ang anak mo. Ah, tinuruan ko lamang siya at pinoprotektahan sa posibleng masamang mangyari sa kanya. Eh kung ganoon, kausapin mo siya ng masinsinan para hindi lumala ang ganong nararamdaman niya. Naririto ka lang pala sa bahay ng lola mo. Eh, para saan ba yung pinamili mo? Ang dami-dami mong pinamiling pagkain. Halos hindi magkasya sa ref, ha? Ayaw ko kasing nagugutom yung mga anak ko. At ayaw ko rin lumalabas itong anak ko para mamili lang ng pagkain sa labas. Karamihan sa mga itinitanda sa labas eh, toxic na sa katawan. Kaya mas mabuti yung tayo mismo ang maghahanda at magluluto. Eh, bakit nga ang dami-dami? Pwede ka namang mamili bukas, ah. Eh, mag-out of country na naman ako. Kaya ako namili ng abason niyo yung pagkain. Oh, ito palang pera niyo, ma. At, anak, oh, itong pera mo. May? Ano ba? Hindi mo ba tatanggipin itong perang inaabot ko sa'yo? Akin na. Ako na lang mag-aabot sa kanya mamaya. Bakit ho ba? Ang tahimik-tahimik pa rin ng anak ko. Nagtatampo rin ho ba siya sa akin? Eh bakit? Kinausap mo na ba siya? Hindi pa ho. Alam naman ho ninyong abalang-abala ko sa trabaho. Eh paano naman kasi? Mas nauuna pa yung trabaho mo kaysa sa sarili mong anak. Ay, sa ngayon. Ay kayo nung muna ang magpapaliwanag sa kanya. Dahil busy ako masyado. Kita nyo naman, bukas ay bibiyahin na naman ako. Eh, saka mo lamang siya kausapin? Pagbalik mo galing sa biyahe? Eh, hanggang kailan ka na naman ba sa biyaheng yan? Eh, paano na ang anak mo? Kayo muna ang bahala sa kanila. Sigpot, sikasin ko na yung dadalang ko sa biyahe. Ay, babaeng ito, mas nauna pa ang trabaho kaysa sa anak. Ba talaga kita mapipigilan? Hindi na ako pwedeng magtagal dito eh. Dahil wala na akong pera. Kukuha pa ako sa mami ko. Eh, paano tayo? Naririto ako sa Maynila. Naroroon ka sa probinsya. Maghintay ka na lamang ng ilang panahon at magkakasama tayong muli. Sa ngayon, kailangan kong umuwi sa amin para muling makakuha ng pera kay mami. Basta, huwag mo akong ipagpalit sa iba, ha? Ikaw lang ang lalaking nagpatibok ng puso ko, Joey. Bakit naman ako titingin pa sa iba? Kaya nga, mahal na mahal kita eh. Sa'yo. Bakit nag-stay ka doon ng 5 araw? Hindi ka kaagad nakarating sa sinabi mong araw. Magaganda kasi ang mga tanawin doon eh. Kaya nagtagal ako. Si Mami, narito ba siya? Tulad ng dati, nasa biyahe. Oh, Joey, narito ka na pala. Opo, Lola. Kumusta ba ang pag-uwi mo galing ng Maynila? Okay lang. Hindi po, Lola. Papasok na po ako sa kwarto ko. Pagod na ako sa biyahe. Kuya, ano ka ba naman? Kinakausap ka ni Lola. Alis ka na kaagad. Eh, pagod yung tao eh. Mamaya na lang. Thank you.
Narito na pala ang Kuya Joey mo. Opo, nasa taas ng bahay. Napagod siguro sa biyahe. Hello, Mami. Oh, nandiyan na pala siya, Mami. Oh, kailan ka pa dumating, iho? Gabi lang, Mami. Mami. Oh, ano yon? Kailangan ko kasi ng pera eh. Alam mo na, naubos kasi yung binigay mo sa akin. Kasi nagpunta pa ako sa iba't ibang probinsya tulad ng Tagaytay, Batangas. Alam nyo, gaganda ng mga beaches doon eh. Magkano ba ang kailangan mo? Mga 200,000, Mami. 200,000? Ano? 200,000 pesos? Ang laki-laki naman ang hinihingi mo, Kuya! Plano ko kasing magnegosyo. Para naman may kita ako. Alam nga namang aasa lang ako sa mga binibigay ni Mami. Ikaw nga dyan eh. Ang laki-laki mo na, umaasa ka pa rin kay Mami. Oo, tama na yan. Baka kung saan pa mapunta ang pag-uusapin niyan. Oo, sige. Hintay mo na lamang at ipabadala ko na sa bank account mo ang halagang kailangan mo. Mami! Oh, umuwi na pala si Joey. Oho, kahapon pa po. Teka, sino ba talaga ang nobyo mo sa kanilang dalawa? Si Joey o si Charlie? Si Charlie, syempre. Siya ang mahal ko eh. Yun naman pala eh. Bakit ka pa nakikisama sa Joey na yon? Syempre, mapera si Joey. Alam nga namang tatanggi ako sa mga ibinibigay niya sa akin. Hay nako, ewan ko sa'yo, babae ka. Hindi ka na nadadala sa pinaggagawa mo? Pinagdadalan ka na ba ng asawa mo? Pang sideline lang naman si Joey. Tsaka, pwede ba, inay? Huwag na ho ninyo akong pakialaman dahil malaki na ho ako. Alam ko ang ginagawa ko. Chantal! Pinadala ko na sa iyo ang pera. Pwede mo nang ilagay sa bangko mo yun para sa negosyo na bubuksan natin. Naipadala mo na ba? Sige, pupunta na ako sa bangko ngayon din. At taga muna, ano bang negosyong naisip mong tatayo natin? RTW. Tsaka mga makeup, ganun. Mabili ang mga ganun eh. Sige, ikaw ang marunong sa negosyo. Kaya ikaw nang bahala. Oo. At kung lumago na ang negosyo natin, pwede mo na akong dalhin dyan sa inyo. At malaki ang kikitain natin dito. Maniwala ka sa akin, yayaman tayong dalawa. Ano? Binigyan ng mami mo ang kuya mo ng ganong kalaking halaga? Para saan daw ang perang yun? Magninegosyo daw, Lola. Magninegosyo? Kapwa pa kayo nag-aaral na dalawa. Ang ibibang sabihin ng kuya mo hihinto na siya sa kanyang pag-aaral. Anong sabi ng mami mo? Wala ho. Basta lang binigyan si kuya ng 200,000 pesos sa bank account niya. Basta niya ibinigay sa kuya mo ang ganong kalaging halaga? Opo, at wala na siyang marami pang sinabi. Basta lang binigay yung 200,000 pesos. Pambihirang mami mo, oo. Yan na nga bang sinasabi ko sa kanya eh. Masyado siyang maluwag sa pera pagdating sa kuya Joey mo. Thank you.
Ano-ano bang yung iniisip mong ipapatay yung negosyo? Unang-una ay magtatayo tayo ng gusali. At siyempre, may lupa. Pero saan natin ipapatayo natin ang gusali kung walang lupa, hindi ba? Dahil saan tayo tatanggap ng kliyente kung wala tayong opisina? Eh, mga magkano naman ang gagastusin mo sa pagpapatayo ng gusali? Maliit na siguro ang 500,000 piso. Ano? 500,000 pesos? Ibig mong sabihin kalahating milyon? Oo! Huwag kang mag-alala. Kahit magsimula muna tayo sa 2 milyon. Ako nang bahala sa iba. Basta magpadala ka kahit magkanong mayroon ka. At ako na ang bahala sa kulang. Si Mami, natutulog pa ba? Oo. Ginabi siya ng uwi, kaya natutulog pa yun. Tagal-tagal naman yung gumising. Nagmamadali ako eh. Bakit kasi? Eh, kailangan ko ng pera. Pera na naman? Kailan ka lang binigyan ni Mami ng malaking halaga? Hihingi ka na naman ngayon? Ano bang pakialam mo? Hindi naman ako sa'yo humihingi ah. Kung naiinggit ka, di humingi ka rin. Sumusobra ka na, kuya. Ang laki-laki na ng ginastos mo nung pumunta ka ng Maynila. Ngayon, hihingi ka na naman. Maawa ka naman kay Mami. Nagpapagod siya para magtrabaho. Tapos, ganyan kalaki ang hihingin mo? Sobra ka na talaga, kuya. Sumusobra ka na! Basta bagsakan ninyo ako kahit 22 bag, babayaran ko. Ah, siya nga pala. Magkita tayo bukas sa dating lugar. Kung may bago, bigyan nyo rin ako kahit anong klase. Babayaran ko. Oo naman, cash. Pero gusto ko, walang nasasabi ang kliyente ko. Kaya siguraduhin ninyong magagandang klase yan. Para sa akin, hindi problema ang pera. Dumating na ba si Mami? Hindi pa! Bakit tinatanong mo na naman si Mami? Hihingi ka na namang pera? Wala akong pakialam. Anong wala akong pakialam? Ang laki-laki na lang hinihingi mo sa kanya nung isang araw. Oh. Kaya yata ni Mami yung dumating. Sandali ah. Mami! Mami! Mabuti naman at dumating ka na. Tatawagan na sana kita eh. Oh, bakit? Kailangan mo na naman ba ng pera? Magkano kailangan mo? Kulang kasi yung 200,000 na ibinigay mo sa akin. Huwag mong sabihin, Mami! Nabibigyan mo na naman si Kuya! Kabibigay mo lang ng 200,000 nung isang araw, ah! Ah, Joey, magkano ba ang kailangan mo? Mami! Oh, sige. Hintay mo na lamang sa bank account mo. At wala akong cash ngayon. Mami ko talaga, oh. Bait-bait. I love you, Mami. Sige po, aalis muna ako. Mami! Hanggang kailan ang pagbibigay ni Edna sa anak niyang si Joey ng pera? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas
ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan ay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.